live mula sa puso mo, Krusty Krab na ito. This is Tito's Tonight. Macho o guwapito, kami ang iyong paborito. Mukhang mga bandido, pero kami ang bida dito. Tito's Tonight. Tito's Tonight. Tito's Tonight. Live mula sa bagong tahanan ng mga taong walang magawa, maghanda ng makiliti at gumiti, ito ang Tito's Tonight! Meron tayong bisita. May bisita? Oh. Hindi man lang ako na-inform ka ba? Hindi. Friend namin siya personally, pero ngayon, mapapakilala natin na bago natin pamangkin. So, pasokin natin. Let's all welcome Miss Veronica Reyes! Parang ba? Lang sa kalaman ng lahat, picture mo na tayo. Picture mo na tayo. Okay. Tayo na lang magkwentuhan. Kung nakikita. Okay, thank you. Itatag kita, ha? Ang tawag dyan, tips yan, ha? Galawang tito yan. Di-DM nga kita. Eyo po. Ayun, magaling sa DM man si Joma. Inuuna ko kasi yung DM na. Hindi ako kilala. Kaya ang tingin nila sa akin, creepy. Di si Joma mahilig sa ano yun, reply sa stories. Story reply? 100. Yung 100. Naniniwala ka ba doon? Yung mga sa reply sa stories na, kunyari si Tito Joma. Ang paboritong linya ni Tito Joma, yung, uy, napanaginipan kita kagabi. Yun talaga yung mga linya. Naniniwala naman ako doon kasi ginagamit ko rin yun paminsan. Ibang level of landian na yun. Hindi naman tayo yung sentro dito. Tanongin naman natin si Miss V dito. May boyfriend ka ba? Huwag natin pinag-uusapan yung mga ganyang-ganyang bagay. Ngayon single ako. Kahapon? Ngayon. Pag kalabas ko ng pintuan na yan, baka hindi na. Baka nandito na yung ano. Dito lang. Matitake home. Ako po, Panginoon. Sa pagkain. Kunyari kami, kung iahalin tulad mo kami sa pagkain. Ano kami? First impressions. Lechon. Thank you. Lahat kami. Thank you. Wow. Bakit? Kain Latin. Sino si Miss V? At saan ka nang galing? Actually, lumaki ako sa Bulacan. But right now, I'm staying in Quezon City for about 3 years na. I'm pursuing acting. Okay. Saan po kayo nag-aral? Nagtapos po ako sa Bulacan State University. I took up legal management. Mm-hmm. Kasi gusto kong mag-law that time. What are your strengths and weaknesses and how can you contribute to this company? Para tayo interview. So, sino kasama mo sa bahay? Sabi mo, taga Quezon City ka, di ba? Minsan, parents ko. Parents. Minsan. Minsan. Mga once in a blue moon. Okay. Mga minsan sa isang taon. Parang may lahi ka bang ibang lahi? Wala. I am a pure-blooded Filipino. Pero kung sakali bang, ano bang tipo mo sa mga lalaki na magugustuhan mo? Teka, nandun na tayo. Doon na agad. Sa bagay, nakakuha na natin yung background. Background. Pero pwede ba doon muna tayo doon sa likes and dislikes? Yeah. Likes? Physicality? Matangkat. Sukat height. Anong height? Gano'ng katangkad? Ito? Anong height? Basta mas matangkad sa akin. Anong ba height mo? 5'6". Matangkad ako sa'yo. 5'7". Matangos ang idong. Dako! Wala na. Matangos ilong ko eh. That counted na ako dyan. Out na kami dito tayo ni. Wala na. Pero okay. Syempre yung personality talaga yung... Lalo na yung... Hi guys! Lalo na yung mga may sense of humor. Talaga? Yung may sense na yung kausap. Knock-knock. Who's there? Ako mo ba? Ako, Miss B, hindi man kita mabigyan ng magandang buhay, mabibigyan naman kita ng magandang lahi. Yun! Kala ko bahay. Dumali na naman si Tito John. Sayang. Tito John. Naku, mayayari ako dyan! Hindi po, madam. Friends lang po kami. Friends lang po kami, ha? Hindi, so mabalik tayo. So ngayon ba wala kang DNA? Basta nagmamahal ako. Nang ano? Nang mga kagaya mo. Hindi, kagaya ko na ano ba? Mataba? Hindi. Na-offend ako, ah. Hindi ko alam, Tito June. Sasabihin ko talaga, Hindi, ganito. Wala kang boyfriend. Wala.
Girlfriend. Wala pa. Wala. Pero nagkaroon ka na. Nagkaroon na. Anong mas masarap kumis? Lalaki o babae? Depende. It's depende kung paano sila humalik. Attraction. Pero most likely, mas supple yung lips ng girls. Ano yun? Balita ka rin namin. Ano daw? Sulfur? Mas supple. So, kadayla po. Mas malambot yung lips ng girls. Supple. Google. Supple. 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 Yun ba yun? Yun. Pero talaga attraction muna, di ba? Kasi mali siya muna bago pag-ibig. Oo naman. Naniniwala ka ba doon? Ako naniniwala ako sa kanya. Talaga? Attraction muna before. Dapat natin ah. Tatong lang. Tara dito. Ha? Ano? Taga, naya ako eh. Naya ako bigla. Ano? Okay, pagkatapos mong graduate sa Bulacan State University. Bulacan State? Nag-assume tayo? Doon ba siya nag-assume? Doon nga. Listening siya. Not listening ka. Dumiretso ka na agad doon sa acting. Or paano? Habang nag-aaral ako, nag-act na ako. Nag-serye na ako. Nag-film na ako. Tapos yung graduate ako, nag-hiatus ako for like a year. Kasi hindi ko alam kung tutuloy ako ng law or continue ko yung acting. Pero ngayon nag-law ka na ngayon. Umaarte pa rin ako. Mas mahal ko pa rin pag-act. So, anong paborito mong ano role sa mga nagampanan mo na? Ah, lahat kasi mataray ako. Kung hindi mataray, kabit ng kutsino, two, or ako yung nananampal. Sige nga, subukan nga natin si Tito Jeps. Ikaw na ikaw yung artista sa, ano, di ba, Juanita Banana? Tagal na yun, eh. Ade, set natin yung scene. Total, writer ako, no? So, ano ka, manyakis ka. Tapos, uy, nasa profile. Oo, tapos syempre siya, ito, paminista to, eh. Nandun kayo sa loob ng MRT. Binastos mo siya. Bilang babae, ano dapat yung self-defense mo, di ba? Pag nandun ko sa iyo, public. Hindi ba siksikan sa MRT? Siksikan. Siksikan daw. Dahil hindi mo nakikita yung isa kong kamay, may hinawakan na yung isa kong kamay. Pero ano lang, kwento lang naman. Kinakabahan ka ba? Ikaw, kung anong mas magalap sa akin. Acting ba ito? Totoo na. Parang natututuanan na. Game. Game. Uy! Masikip. Teka lang ha, wait lang. Masikip. Uy. Teka ha. Uy! Utang ina mo ka? Oh, bakit? Bakit? Tinanong kita. Bakit mo ko hinahawakan sa puwet? Paano ko tinahawakan sa puwet? Eh, nandito yung kamay ko. Sa, gawa mo ganito, oh. Oo, gumanong ka. Oh, viral ka dito. Oh, boy. Sige, viral ka dito. Oh, wag pula. Umidyan. Palin mo. Palin mo. Palin mo na malakas. Oh, huwag yan. Sasampalin ko yan. Sampalin ko yan. Oh! Sorry. Bakla si Manampal Mate ka Bulacan State, oh. Grabe. Parang jakan. Galing. Kaya hindi na artista si Joma. Uy! Eh, seryosohan naman na acting. Upo naman tayo. Oh, seryosohan naman. Boyfriend mo to. May iba palang mahal. Si Jeps. Sige. Tapos kayo magkoconfront pag-agawan niyo ako. Kasi masakit na yung sampal kanina eh. Well. Look do we have here. So, sa kanya ka na ngayon. Yes. Paano girl, naman yung mga ibinigay ko sa'yo? Isoli mo na lang kaya lahat ng ibinigay ko sa'yo. Binigyan kita ng sapatos. Binigyan kita ng pandota. Binigyan kita ng mga magagandang damit. Ha? Isoli mo lahat yon. Binigyan pa kita ng sasakyan. Miyo lang, pero pwede pa rin yun. Nakakasing butas. Oo, oh, siya na nagsulit. Siya na nagsabi. Ayaw ka. Talaga? Ito. Saglit lang. Tagal mo ako. Halika mo ako. Pakita mo sa kanya. Namahal mo ako. Palakpakan natin. Galing umarte. Galing umarte. Ako, ang tanong ko lang. Uy, show tayo. May show. Mag-work. Ayaw niya bitawan. Sige, habang hawak mo ang kamay ni Tito Jom, ha? V, ano? Nabanggit po kasi kanina yung girlfriend, boyfriend. Sinong mas matimbang? At kung nangyari sa diskarte, ikaw ba yung tipong dumi-diskarte o ikaw yung dinidiskartehan? For both, ha? Gusto ko yung ako yung dinidiskartehan. I make it to a point na ako yung didiskartehan ng tao. Kahit type na sila. Kung gusto kita, hindi kita papansinin. Talaga. Totally. Pero pag naramdaman kong gusto mo rin ako, hindi mo na ako mapapakita sa'yo na gusto ko ita. Kaso hindi mo gusto si Joe. So, pinapaasa lang niya ako. Tulad ng iba. Titignan niya ako eh. Pero di siya nagpaparamdam na gusto niya ako. ako din naman, ganun din ako. Tawag dyan, ano eh, swabby moves eh. Ganun yung mga discarte ng mga tito eh. Kunyari, parang hindi sila masyadong parang, what's your number? Wala. Aggressive. Hindi aggressive yan. Pero kinuha mo yung Instagram mo kanina. Hindi, ano, oo. Parang kayo siguro. Pero smooth yun. So, sige, speaking of moves, sino mas gusto mo nagmo-moves?
or anong moves ang ginagawa mo, girl or boy? Kasi, di ba, both ways. Dominant ako eh. Ayokong nagpapasob. Which is, minsan nagpapasob ako. Minsan switch ka, ganyan. Pero most likely, dom talaga. So, para mga sa mga hindi nakaka-gets na sinabi mo kanina yung mga dom sa kasab, ano yun? Yung dominant, yun yung most likely sa relationship o wala mang kayong relationship. Sila yung mas may upper hand, mas may control. Yung mga sub, sila yung nasa ilalim. So, ikaw, mas gusto mo nasa... Nasa taas. Mas gusto mo position nyo. So, pag sa girl, anong mas gusto mo? Pag girl yung partner mo? Dom pa rin ako eh. Both ways, I'm dom. Paano ka dumiskarte sa girl? Yung first kunyari, move? Girl ako. Kunyari, trip mo si girl. Pero si girl, trip niya talaga ay boy. Kunyari ako, paano? Girl. Tara dito ulit. Sab ako eh. Nasaktan ka ba kanina? Ay, excuse me, anong aras na? 11. 11. May kasama ka? Wala eh. Wala? Mm-hmm. Sino yung hintay mo? Sundo. Sundo, may boyfriend ka, no? Wala. Talaga? Single. Bakit? Ang ganda mo, bakit wala kang boyfriend? NBSB. NBSB? Bakit ka NBSB? Wala, hindi nila ako type eh. May ano ka, may something ka sa... Saan? Dito. Saan? Alam mo, ang ganda ng buhok mo. I like it. Kasi mine is short, so dito thanks. Lang. Okay ka lang. Okay lang. Parang yung nervous ka. Hindi ako sanay na nililigawan ako eh. Aligaw agad! Hindi, ano ba ito? Talaga. Ano ba yan? Ikawapansin pala ako sa iyo. Sumunod ka sa script. Ba? Ang hirap imaginin, Derek, ang lalim ng boses ng girl. Okay. Yung gusto kong tawagan palagi. Ang ganda ng boses niya. Paano? Pa-bedroom voice. Mahilig ka ba sa bedroom? Anywhere. Ay, anywhere. Pero mahilig ako matulog. Lalo na pag may kayakap. Speaking of cuddle, diretso na tayo sa cuddle. Di ba hindi kadalasan kasi nauuso ngayon yung sex lang. Kayo. Sex lang, pero no cuddle. Hindi kasi, di ba after sex, may cuddle na nangyayari sa mga couple. Pero ngayon, hindi na siya uso eh. Naniniwala ka ba doon? Parang hindi. Parang at some point, magka-cuddle pa rin kayo. I'm not sure ah, sa experiences niya. Kahit hindi kayo. Matagal na wala experience eh. Ay, matagal na ba? Sige, mamaya tayo mag-usap ng ganito. Kasi ako, meron pa mga bashers sinasabi na medyo or parang haters na. Slutty ka daw. Ganun. Meron. Pero most likely sa positive naman. I know my limitations. I know how to handle. At the same time, kapag binash naman nila ako, kaya ko sinasagutin. Edukada tayo. At pag educated ka, alam mo kung kailan ka binabastos at alam mo kung kailan yung hanggang saan lang yung hangganan. Tulad ni dito. Oh. May consent naman lahat. Saan? Saan? Hanggang saan yung boundary? Hanggang saan yung boundary? Hindi. Boundary na sa tingin mo ay hindi ka nababastos. Paano bang ganun? Mararamdaman mo naman siguro yun. Ang manhid mo na lang kapag hindi mo panaramdaman. So parang nasa ano rin, nasa confidence nyo ng tao kung paano niya i-handle. So parang case to case basis talaga siya. May different personalities kasi tayo. O sino mas bastos, babae o lalaki? To be honest, babae yung mas bastos. Tanong diba? Mo sa prod na nandito na babae. Pag nagchichismisa kami mga babae, talagang detalyado kami. Ang lit ng titi ni Tito Jones, ganun. Pero ang galing niyang kumain, ganun. Ganon. For me ah, hindi ko gina-generalize lahat ng kababaihan. Ako kasi grabe akong magdetalye kapag nagkakwento ako. Kung anong kulay ng damit, kung na-satisfy ka ba, kung ano yung ginawa sa'yo, kung nabitin ka ba, kung nauna ba siya. May iba kasi na, like, na nauna lang, tapos pabayaan na yung babae. So parang, ano nangyari? Okay, bilang sa mga manonood, ano dapat yung tips mo dun sa mga kalalakihan? Kung paano mo mapapaligaya ang... kamabaihan. Basta wag yung bibitinin. Saan? Sa diskarte o sa kama? Sa diskarte, sa kama, sa lahat. Kasi madali kami ma-disappoint. Uy, may tumatak. O dapat ba nag-uusap? Wait lang ha, may nakikita kasi kung like, may confirmation. May tutukan ng camera si Aika. Totoo ba? Na karamihan ng mga Asyano tsaka mga Filipino ay mabilis. Teka, may basis pa siya. May survey ba? Depende. Ewan ko sa inyo. Kasi parang, ano ba? May mood setting ba to o performance o halo? Halo. Sa akin, halo ah. Kailangan ma-penetrate mo yung utak ko muna. Ma-penetrate. Ma-penetrate. Hindi porket nagpapa-sexy, hindi porket nagpapa... Gaano sa mga Instagram tsaka ano. Kinitiin mo muna yung intellect niyan. Intellect. Yung square root of ano, ganyan. Pero dito tayo kay V na, paano mo makukuha yung CV? Kapag may passion, siguro yung tao. Pag nakita ko na yung tao, may passion sa inagawa na.
Yun. Kaya kanina ko pa kayo inoobserbahan. Sino mas passionate? Babae o lalaki? Babae. Kasi mas affectionate pa rin eh, yung environment. Tsaka alam namin yung kilite. Alam namin kung paano kukuhanin. Since babae kami, may advantage. Kunin yung kilite. Parang yun. Kukuha ko na kilite yun. Sa kakordian natin. Wala na. Hindi kasi ako curious talaga ako kasi yung hirap eh. Vague terms talaga eh. Sobrang conundrum sa... Conundrum? Mm. Talino. Ano po yung conundrum? Sanay lang po ha. Hindi kasi tama yung sinasabi ni Tito Jeps na karamihan ng mga babae, hindi namin naiintindihan eh. So para sa mga viewers natin, specifically ako, hindi namin alam kung ano yung tamang diskarte para umabot ka agad sa sex, sa ma-penetrate yung intellect mo. So paano mo yung tips na para magawa namin yun? Anong tips mo sa amin? When it comes to bed kasi, most likely yung guys, I'm so sorry. No problem. I'm so sorry, guys. Hindi naman lahat. Pero sige na, sabihin na natin lahat. Sugod agad kasi lahat yung iba. Kami, naghihintay kami nung linger. Like, you touch the neck, you touch the skin. Maging affectionate, lalo na yung eye contact. Dito yun, eye contact daw. Eye contact. Part siya ng foreplay. Sobrang, wag na wag mamimiss yung foreplay. Baka may makwento ko sa amin na the best experience mo with a boy and with a girl. Ikaw bahala kung anong gusto mo unahin. Sige. The girl siguro in a car. Paano natatapos yung babae? Di ba maraming beses kayo nag-orgasm? Paano yung, kunyari, kung girl to girl kayo, paano yung tinatapos? Depende kung paano mo tatapusin. Kung anong gagawin mo para matapos. Para matapos. Oh. I love you, pwedeng gano'n na lang. Hindi, siguro yung nangyari dun sa kotse. Paano sige, tinapos? Ano ba nangyari? Paano tinapos? Nag-cuddle after. Yeah. Hindi ko na alam, nag-uusap kami, tapos sobrang smooth yung kamay ko, nasa kamay na niya, and then, I don't know what happened. Oh. Everything happened. Pin, naka-recline na yung upuan. So yun yung sa girl. How about sa guy? Sa guy, ooh. Forgettable yung sa guy. Sa kitchen. Medyo bandang dining area kasi medyo magkalapit. Kakainan. Kung paano ka magkwento sa mga kababayan. Oo. Yan. Mars, ano bang nangyari, Mars? May ano yung ba? Mars, ano nangyari? Kaliho na nung work. Mm-hmm. Siyempre matagal na namin na-miss yung isa't isa, di ba? No, ha? Girl. Girl pa lang ngayon? Oo, girl. Dati Mars. Ang tagal na nung Mars, dito, ano ba? Sis na ngayon. Girl, paano ba nangyari, girl? Yun. Tapos, na-miss namin yung isa't isa, and then nanood kami sa laptop lang ng film. Ngayon na, kuha ng pagkain sa kusina, yakap sa likod, tapos laban na ni Pacquiao. Okay, ganito ha. Sorry ha, last lang. Curious lang para dun sa mga ano natin ha. Kunyari, gusto kita pero wala kang gusto sa akin. Nakita, attract. Ang hirap nun. Hindi, na-attract lang ako sa'yo. Tapos parang nagda-moves ako. Kailan dapat huminto ang lalaki sa pagdidiscarte niya? Na hindi na umabot dun sa sexual harassment. Kasi minsan kasi may thin line minsan sa flirting, di ba? Kasi kami, hindi namin alam kung... Hindi, alam natin. Pero minsan kasi, mayroong concept ng para baka nagpapakipot lang. Oo. Yung old school na ganyan, di ba? Playful flirting. Oh. Baka pwedeng mong bigyan ng tips yung ating mga tito dyan or mga tito, tita dyan. Tito, mapamangkin natin. Para di sila madiman. Hanggang saan kaabot na pag sinabing no, gano'n. Oh. Sige, let's give it a setting na nasa bar, di ba? Maraming mga lumalapit-lapit siya. Tapos, pag siguro for me, ako kasi yung tipong lumalabas kahit may kasama ako o wala. Pumunta ako ng bar kahit kasama ko, wala. Pero inom lang ako. Not for sex, not for anything. Parang gusto ko lang mag-observe. Pag yung iba kasi... Pag kinakausap mo na sila... Mga lalaki na yan. Nasaan yung camera ko? Kahit saan. Ito ba? Okay. Mga lalaki na yan. Kasi most likely, pag nasa bar, hindi naman ibig sabihin na pumunta yung babae sa bar, gusto na niya makipag-sex, kumuha ng number, o makipag-one night stand sa'yo, kahit sino ka pang kagwapo-gwapo ka. Kahit nga pangit eh. But... Bakit patitigil ka sa akin nung sinabi mong pangit? Masakit naman yan. Yun. It doesn't necessarily mean na nandun ka. Kami for that kind of fun. Pwedeng nandun kami for an alone time na weird, but then gusto lang namin mag-observe. Pwedeng nandun lang kami dahil wala lang. Pero hindi ibig sabihin nun, gusto na namin makapag-sex sa inyo. So, yung mga lumalapit na ganyan, I think kailangan na nilang lumayo once na kinausap po pa lang, hindi ka na pinansin. Paano kung yung girl pala gusto niya lang pala mga ipagkwentuhan, di ba? Tapos yung guy, iba na yung iniisip ng guy. Oh. Akala may, kasi pag-usap sa akin to, di ba? Parang ganun. Oh. May discarte naman yung guy kapag bar eh. Like, kapag gusto na nilang i-uwi. Actually, yung body language yung babae, observation ko lang ha. Kapag gusto niya makipag-usap sa'yo, yung
hips niya or knees niya nakaharap na rin. Pag alam mo na na pati si girl is nag, huwag kang ma-misunderstand na. Porque tumama lang, yun ay, na. Ay, pwede nang sumama. Oo. Paano mo nasahi lang? So, given the chance, ano mas gusto mo? Boy or girl na ka-relation? No, wala naman akong percentage. Hindi ko masabi. Sharing? Kung saan ako mas attract. So, may 50-50 chance pala si Joe. Okay. Para sa akin talaga yung leading question. Ang hila, maganda naman yung buhok niya. Mahaba naman yung buhok niya. Pwede na. So, sa other side, sa kabilang side naman ng bi, di ba? Parang, pwede ba? Ano, are you classified as bisexual? I am classified as bi in technical term. Pero ako, sa self ko, ayoko na lang i-label. If you're attracted to hot guys and hot girls, why not get attracted? Pag love naman, wala naman dapat gender yan. Nasa discarde pa rin. Nasa discarde pa rin. So, may advice ka ba dun sa mga pamangkin at mga tito at tita natin na yun nga, may mga nalaman na about sa sexuality. So, may advice. Ngayon pa lang nag-explore. Give time na ma-process mo sa sarili mo. Na mahalin mo muna yung sarili mo. Kilalanin mo muna yung sarili mo. Tapos kapag handa ka na, you come out. Kung kaya mo na. Pero no pressure at all. Kasi mahabang proseso rin naman yung pinagdaanan ko. Saka pwede naman discreet eh. Diba? May mga dating apps naman eh. Oh, wow. Diba? Ano nga yung number mo sa, ano nga ba yung pangalan mo sa Bumble? Saka sa Bumble. Okay, Cupid po yata. Ang relasyon na palagi may geometry at may love triangle. Parang pisbolon sa kanto. Maraming sumasawsa. Wala kami matutulong dyan, bes. Wala ka dyan. Dahil dito, walang real talk. Harutan lang. Pagsabay-sabayin mo na lang sila. Dito sa Hey! 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 Kanta, kanton, kandong! Unang set ng larawan. Ryan Bang, Empoy Marquez. Pala yan eh, Robert Austria. Kanta Ryan Bang. Ganda yung accent niya. Okay. Hindi ko okay yung boses niya pag kumanta siya. Kanton tayo kay Tito Jobert. Kapag kumakain kayo, di ba? Yung marami siyang jokes. Masaya. So, hindi ka makakain. Hindi ka makakain. Kanton ko si Empoy. Bakit si Westman? Parang sweet guy si si Empoy. Ay, teka, sino kakandong? Tsaka kakandong sa'yo, ikaw. Pwede rin siya. Kandungan kami yung dalawa. Tsaka gusto ko yung film niya, yung Kita-Kita. Next set. Ayan, ako po. Uy, mga Yorme. Mga Yorme. Mayor Isko. Ang hirap naman nito. Mayor Francis Zamora. Tsaka si Mayor Vico Soto ng Pasig City. Kanta. Kanta tayo kay Yorme. Kasi Yorme, dom yan. Pag nagbandal ka sa Maynila, papadilaan sa'yo yan. Tsaka galing siya ng Herman Moreno. Herman Moreno. Magaling kumanta. O, dom talaga yan. Dumagoso. Dumagoso. Yorme. Kanton si ano, Zamora. Tama yan, kasi maraming kainan sa San Juan. Sa San Juan. Ayun, so, o kandong sa ano, My Little Bossing. Oo. Ay, kay Biko, kandong, kandong. Tangkad rin yan, matangkad. Parang masarap kumandong. Ikaw ang kakandong. Kasi matangkad siya. Okay. Ang tangkad niya, kakandong siya sa akin, ang pangit naman, di ba? Oo. Alam ko, pag nagkandungan kayo ni Vico, pwede mo siyang tawaging Bay. Dahil? Bay Vico. Ikaw pa rin ang aking baby ko. Baby ko. Next set! Walay! Galing! Ah, foreigner! Galing. Ganda! Hirap niya ito. Magkakamukha lahat sila. Ito, John. Sino yung mga yan? Kanta ako si, ano, si Lito. Oh, may banda yan eh. Kanton? Kanton? Heath Ledger. Oh. Ang saka. Hindi nasa ilalim mo sa nanonood. Malangit na wa, Heath Ledger. Sana nanonood ka. Ano bang meron dito at hinukupad at inaan? Remembrance, para ibabalik mo sa akin. Sa address ko mamaya. Oo. Mamaya na. Mag-scarte na naman eh. Kandong! Kandong Joaquin Phoenix. Kandong si Tito, ano, Tito Joaquin. Ang galing niya din sa Joker na recent. Sinong kakandong? Iba? Ako na lang. Sinong gusto mo, si Joker o si Joaquin? Okay yung karakter ni Joker. Para. Pero siya yung magiging dom-dom. Oh. Okay lang. Mr. J. Okay lang. I can... Alright. Okay. May set pa ba tayo, Jen? Ano pa ba tayo, Jen? Ay! Bakit yung picture ko? Teka, apat... Ano pala to? Special edition to. Kanta, kanton, kandong, kalimot. Gusto ko muna magpapasalamat sa staff dahil alam nila yung apelido ko. Thank you. Pag-alala natin to. Introduce mo na yung susunod na picture dito, Dini. Oh, ito na. Thank you. Sobrang family. John Lloyd eh, no? Kalimot na una na yun natin para masaktan yung masasaktan. O, kalimot na para ano na. Tito June. Okay lang sa akin. Okay lang. Expected ko na yan. Eh, kasi naman, 7:30 ako dumating.
Di ako, sorry ako nakalimutan ako eh pagkatapos ng lahat. Pa-concert-concert ka pa, di mo namamalahaya. Alam mo sino kasama ko sa concert? Sino? Si producer natin. Sige, kanta. Ay, kay Tito Tay. Hindi ko magaling siya kumanta. Hindi, naka-mic ako din. Hindi ako magaling. Pati hindi ako yan. Si Lloyd Oliver Cruz yan eh. O, oh, game, kanton. Okay. Kanton. Kanton, Tito Jeps. Sobrang stylish na kapag lalabas kami. For example, punta kami restaurant, sobrang stylish niya. Dito lang yan? Dito lang. Ngayon lang yan. Hindi lang nilang yung sa wardrobe, costume yan. Sa bahay, naka-boxer lang ako. So, kandong talaga dun pa rin tayo sa Love Team of the Year. Oo, Joma para talaga. Sa 2020. Love Team ng 2020. So, bakit ako ang gusto mong kandongin? Eh, kanina ka pa. Tara nga dito. Hashtag Jeronica. So, explain mo sa mga pamangkin natin kung bakit ako napili mo sa... At dyan na po, nagtatapos ang ating... segment. Sorry, akala ko kami na lang. Tulak ng bibig! Ayan mo lang, huwag mo nang ikabig. Samahan nyo kami sa segment na hindi waiting shed. Bawal tumambay, sakay na kung sakay. Ito ang Short Time! Ayo! Kami na. Okay. Mabalis ka masyado. Dumako naman tayo sa segment natin kung saan bawal ang mabagal. Pagka bitaw ng tanong, bitawan mo na rin agad yung sagot. Parang ikaw, Tito Jones, mabilisan lang ha. Lahat ng sagot dito, Veronica, touch move. Pag nabanggit mo na, bawal na magbago ha. Naku, dami yung sinasabi. Bilisan na natin ulang tanong. Dibdib mo, Puwet? Puwet. Anong parte ng manok ang kinakain mo sa Nuecho Buena? Ah, manok. Yung gusto ko una kong tinitignan sa guys, Puwet. Ay, akala ko tinitingnan. Tinitingnan. Sorry ako kasi yun. Paano mo kapuit? Binibigyan ka ba o ikaw yung nagbibigay? Nagbibigay. Ng aginaldo. Ito yung Pasko. Sa mga inaanak ko, ninang nyo na to. Ayoko na. May balot o wala? Wala. Yung magbibigay ng gift? Wala na. Aksayado sa papel. Oh, para, save ano tayo, save paper. Alam mo ito, birthday ba ito o Pasko? Ewan ko, kasi pwede December 12 dati kinunan, wala kami na prepare agad ng question. So, sa tito, mano po. Naku, bibigyan ka talaga niya ni Tito Dito, June. June, kalimot ka talaga yung kalat mo. Sanay lang. Ganito kasi ako magtupi ng ano eh. Direk, di na namin show to. Show niya na to. Thank you for that money. Thank you. Thank you for that money. Thank you for coming over to our tito's house. Of course, anytime. To Maria. Basta ikaw. So, dahil basta ako. Baka meron kang gustong i-promote. I-promote. IG, whatever, projects. Mm. Projects. Follow me on Instagram. At I am Veronica Reyes. And maraming salamat po sa nanood ng sunod by, directed by Carlo Ledesma for MMFF 2019. Yes! And manood po tayo sa Signal Cable, Signal Entertainment ng Murder by Chismis, directed by Ronnie Velasco. I am there. Yeah, so, ikaw yung chismosa. Yes. And then, napagkamala na umatay. Umatay, so, okay. Ano pa? Ah, though, yeah. Bago ko makalimutan, yes, please do abangan nyo po ang Life Within, directed by Roland Sanchez. I hope lahat po makapanood. Pero wala pa dito sa Pilipinas. Sa Italy pa muna siya ipapalabas. Wow. But then, yep. So, nagbubuk na si Joma, nagbubuk na. At nakaraos na naman itong show na walang sinasanto. Pero sa mga misis at girlfriend, laging sumasaludo. Hanggang sa susunod na pagpapabutok! Samahan nyo kaming muli sa show na ang service ay laging may extra. Ito po ang Tito's Tonight! Yes!